Ako po ay nagpapasalamat dahil kayo po ay narito sa platform. First po, ano po? At noong nakaraang taon, ito po ay naganap din sa Plariden Integrated National High School. Isinagawa rin po ang virtual card viewing, ano po, noong grade 9 sila. At ngayon naman po, ay muli tayong nagkikita. Dahil napakahalaga talaga ng grade 10. Ano po? Gusto ko po talagang bigyan ng emphasis that your learners, ano po, ang inyong pong mga anak, mga tinatangkilik, ano po, ay candidate sa moving up ceremony. Ano po? At marami po kayong matutuklasan ngayon sa ating pong pag-uusap. At bago po ang lahat, ay tayo po ay manalangin. Hinikayat po ang pagyuko. Okay, maliban kay Daddy Cesar, ano po, kasi nagda-drive si Daddy. Okay? Panginoon na aming Diyos, banal ka at pinakamakapangyarihan sa lahat. Maraming maraming salamat po dahil pinagtipon-tipon mo kami sa pagkakataong ito. Ngayon po ay magkakaroon kami ng virtual kumustahan, magkakaroon din po ng card viewing, ang 10 maunawain. Sana po ay tulungan mo maging matagumpay ito at tulungan mo po sana lalo pang mapataas ang uri, mapataas ang kalidad ng edukasyon para naman umunlad po ang aming mga mag-aaral, ang aming pong mga ang mga anak po namin upang sa ganun, Ama, patuloy pong makapaglingkod sa iyo, mapuri ang napakabanal mong pangalan. Basbasan mo rin po ang lahat ng mga magulang at mga tagapag-alaga. Ano man ang kanilang pinagkakakitaan, ano man ang kanilang hanap buhay, lagi mong babasbasan upang sa ganun ito po ang nagagamit din sa ginagawang mga paglilingkod sa iyo. Ingatan kami sa pandemya, huwag kaming mahahawa sa sakit upang sa ganun, Ama, maging payapa ang aming pamumuhay, lagi kami makapaglingkod sa iyo. Patawad sa aming nagawang pagkukulang at pagkakasala sa pangalan ni Jesus, aming dakilang tagapagligtas. Amen. Okay, so welcome to our virtual kumustahan. Kumusta po kayo? Type 1, kung okay po. Sige po, may chat box po tayo dyan, may comment section. Sa mga makakapag-comment po, type 1 kung okay po tayo. Ayan, okay daw si Charles. Okay daw po si Ma'am Leia. Saka si Jan, Lawrence. Si Tricia, okay din. Type 2 naman po kung hindi po okay. Si Tita Elisa, ayan, si Mommy Elizabeth, okay din po. Si Justine, okay din. Si Tito Alvin, okay din po. At ngayon naman po, saka si Ravel, type 2 kung hindi po okay. Type 2 kung hindi po okay. Ayan, so walang nagta-type ng 2. Ibig sabihin, lahat ay okay. Okay po. Kasi yan tayong mga Pinoy, eh, ano? Kahit meron tayong mga problema o mga pinagdadaanan, kayang-kaya natin kasi may tumutulong sa atin. Ano po? Ayan. Alright. First quarter virtual kumustahan and card viewing of 10 maunawain. December 14, 2021, Tuesday, 9:30 via Google Meet. Ano po? 9:30 to 1:30, charot. Okay, mabilis lang po ito. Ano po? Mabilis lang po. Dahil alam po namin na nag-work din ang mga magulang. Ano po? Okay? Ako po si Binibining Jan-Ann-Rey, V-consignado, ang kanila pong advisor. Ang ganda ko po dun sa picture. Ano po, pinili ko po kasi kaharap ko kayo. Ano, yan po ang aking profile picture as of the moment. Ano po? So once again, I am Dr. Jan-Ann-Rey, V-consignado, the advisor of your daughter and son. Ano po? Ang akin pong messenger ay lagi pong open every day, ano po, so weekdays from 8 a.m. to 5 p.m. Okay? Ma'am, ako po ay minsan nakakapag-message sa inyo po ng gabi. Okay lang po yun. Ako po, nauunawaan ko po yun. Ano po? Okay lang po. Pero, ang ibig ko lang po sabihin, mas ma-entertain po namin kapag po nag-message po ng 8 to 5 p.m. Kasi nauunawaan ko rin po ang kalagayan ng iba dahil sila ay nasa ibang bansa. Iba nga po yung oras. Ano po? Meron ako, kung hindi ako nagkakamali, 7 na OFW dito po sa aking section. Ano po? So, thank you po. Once again, hinihikayat po namin na ang mga school matters ay madiscuss tuwing 8 a.m. to 5 p.m. ng weekdays. Pero kung kinakailangan po, ano po, na kayo ay magmensahe ng gabi, wala pong masama doon.
Okay? Pero expect po natin, yun po ay masasagot natin ng 8 a.m. to 5 p.m. Ano po? So, pwedeng kinabukasan. Ano po? Alright. Then, yung number ko rin po, dahil ako naman po ay nagbibigay din ng contact number ko sa mga estudyante, ay pwedeng-pwede rin po natin yung tawagan. Ano po? Kailangan po bukas ang communication, lalo na ngayon. Hindi po pwede ang sinsold, ano po? Hindi po pwede ang deadma, okay? Dahil kapag ka-sinsold, ay isa lang din po ang ibig sabihin nun, ano? Hindi po tayo nakikipag-communicate ng maayos, okay? Okay lang yung mga isa-isa, pero kapag ka madalas na laging sin, ay medyo masakit din sa pakiramdam, ano po? Alam ko nakaka-relate dyan si Ma'am Leia, ano po, as a teacher. Okay, and our schedule of classes, ito po, Monday hanggang Friday. Ano po? Pag Monday, meron po tayong Filipino NTLE. Ang Monday nila, 9:30 to 11:30 a.m. Online and modular po yan. Ano po? Ang akin pong section natin maunawain ay modular. Okay? Sa makatwid, tuwing 9:30 to 11:30 ng umaga, yun po ang gagawin nila Filipino, 2 oras lang po. Okay? Kapag ka naman po hapon, 1 to 3, TLE. Tuesday, 9:30 to 11:30, science, yun lang po yung gagawin nila. But then 1 to 3, araling panlipunan. Wednesday, 9:30 to 11:30, English, yan po yung sa akin. And 1 to 3, MAPE. Thursday naman po, 9:30 to 11:30, math. At saka ng 1 to 3, PSP. Okay? And Friday naman po, ito po, napakahalaga. 9:30 to 11:30, yun po ay HGP or research. Yung HGP, ito po yung Homeroom Guidance Program. Ano po na napakahalaga? Dahil dinidevelop po ang well-being din ng bata. Ano po? Para ma-develop din po kung ano po yung kukuhanin nila. Pagka sila ay natapos na ng senior high, o kaya naman paghanda bago sila mag-senior high. Ano po? And sa hapon, medyo mahaba yung oras. Yan po ang submission sa messenger ng mga subject teachers. Okay? Sana po ay malinaw po iyon. Ma'am, paano po? May pupuntahan po kami ng Monday. Ano po? Hindi po sila makakapag-TLE. Okay lang po yun as long as may submit po nila ng Friday. Ano po? Actually, mas mahirap po pagka walang schedule. Ano po? Mas madali po dahil tayo po ay guided ng schedule. Okay? So, wala pong dahilan para magpuyat ang bata. Wala pong dahilan para hindi matapos ng bata ang gawain. Dahil bukas din po ang messenger, ang contact number din po ng mga teachers para po kapag may tanong sila sa module. Ano po, dahil totoo po, mahirap po talaga magsagot ng module. Ano po, malay baga natin kung ano yung science, di ba? Malay baga natin kung ano yung sa math. Okay? Narito pa rin po ang mga teachers. One call away po, one chat away. Ini-encourage po namin na makipag-communicate. Ano po? Huwag pong maiilang sa amin, kami po ay guro at trabaho po namin magturo. Okay? Sana po ay nagkakaunawaan tayo dito. Ma'am, nagtatrabaho ang anak ko. Working student po siya. Okay. Kung working student naman po, as long as maipapasa po ng Friday ng hapon, wala pong problema. Dahil halos lahat po ay talagang meron ng mga sideline. Dahil dito nga sa pandemya. Yung iba po nagbabalot, iba po nagbabalot ng tinapay, ng candy. Yung iba naman po ay nag-e-extra. Okay? Nagbubuhat ng mga halaman. Meron po akong mga na-encounter na ganyang mga estudyante. Ngunit hindi sila nagkukulang. Ano po? Patuloy po silang nakakapagsumite ng output. At hindi mo makikita, hindi mo aakalain na sila po ay nag sa sideline. Kasi natutugunan ang kanilang mga gampanin. Because we did enroll. Nag-enroll ang bata. That's why the responsibility is there. Kung ang bata ay hindi po nag-enroll, wala pong responsibilidad na magpasa ng ganito. Ngunit nag-enroll, the moment that he or she enrolled, okay, in school, meaning to say, there is the responsibility
there is the obligation that he or she needs to pass the outputs. Okay? And we, as teachers, we need to take good care of your learners po. Ano po? Kaya, kapag po ang bata ay nakakalimot sa pagbasa, napaka-active ng ating messenger, napaka-active ng ating GC. Ano po? Ito po ang pinaka-active na GC sa buong mundo. Ano po? Talagang open po. Sound ang ating communication. Okay? Hindi pa nagsisimula ang klase, pero sound na talaga. Ano? Buhay na agad ang ating GC. Okay? Dahil po yan sa inyo. Okay? Kaya, ipagpaumanhin po ninyo, gusto ko pong malaman, very transparent po kasi ako, meron po akong tinanggal na dalawa. Okay? Dati po sila ay 42, ngayon po ay 40 na lang. Ma'am, ganyan pala kayo ka-stricta. Opo. Okay? Kasi po, series of communication, ginawa po natin, ngunit hindi pa rin nag-comply ang bata, at ang magulang po ay nakausap na rin natin, ano po, may kasunduan po kami, pumirma naman po sila na ang bata po na ito ay hindi po enrolled sa Plaridel. Ibig sabihin, may hawak po kaming liham, may kasunduan po kami, at hindi po sila maghahabol. Okay? Kapag ka moving up ceremony next year, automatic po, hindi po sila kasama. Dahil hindi naman po sila enrolled. Nag-enroll lang sila dun sa link, pero hindi sila nag-comply. Ano po? At yan po ay tinutukan namin weekly. Talagang kinausap namin ang mga magulang, kinausap namin yung bata. Ngunit walang improvement dahil December na. Inalis po natin. Okay? Ngunit kayo ay naririto. Papakita ko po yung list ng enrolled sa LIS. Enrolled sa system ng buong Pilipinas. Sana po ay makita nyo ang pangalan ng inyong anak. Ano po? Ayan. Then, basahin ko po ang interim guidelines for assessment and grading in light of the basic education learning continuity plan. May basis po kung paano at saan tayo kukuha ng grade. Ano po? In its commitment to ensure teaching and learning continuity while looking after the health, safety, and well-being of its learners, teachers, and personnel, the DepEd issued DepEd Order 012 series of 2020 titled Adoption of the Basic Education and Learning Continuity Plan or the BELCP for school year 2020 to 2021 in light of the COVID-19 pandemic. We have the basis. Meron po tayong legal basis. Ano po? This is DepEd number 31, DepEd Order number 31/2020, weight distribution of the summative assessment components per learning area for grade 1 to 10. Okay, so ito po yun sa kanila. Ang written works po, kaya marami silang sinusulat, at saka ang performance task. Ano po, yung mga pinapasa po nila sa language, ESP and AP, ano po, languages, meron tayong Filipino and English, okay? Yun po ay 40% sa written and performance task 60%. Science and math, 50% po sa written works and 50% sa performance tasks. And MAPE, EPP, or MTLE, we have 30% for the written works and 70% performance tasks. Kaya, gusto kong i-emphasize yung sa TLE nila. Ano? Kasi, ICT po ang specialization ng ating mga anak. Itong 10 maunawain, ICT po sila. Kaya, kinakailangan alam nila kung paano mag-send sa Drive, sa Google Drive ni Sir Archer. Basically, they are ICT learners. Ano po? So, yan yon. Kaya yung performance task. Okay? And let's make it balance. Ano po? Lahat ay balance, matugunan kung ano po yung subject, yung kinakailangan sa English, yung kinakailangan sa Filipino, okay? Sa MAPE, sa lahat po. Para hindi siya babagsak sa ibang subject, tapos pasado sa iba. Okay? Gawin natin equal. Ano po, equally divided naman po yung oras na pinakita namin sa inyo kaninang umaga. Ano po, yung schedule nila. Okay? Next naman po, ito po yung sample. Ituro ko po kung paano kami mag-compute ng grades. Pati pala, grades pinapakita. Yes po, ano po? Sample computation of written works and performance tests in math, science,
for grade 1 to 10. Ayan, science and math lang po muna. Halimbawa, ang kanilang score, ano po, ang pinaka-kailangan po, ang perfect score po ay 20, tapos ang nakuha ng bata ay 18. Ano po? Tapos, yung isa naman, 25, ang highest po dapat, 22 yung nakuha niya. So, dun po tayo sa double weighted average, ayan po, 50% ito, siya po ay naka 45.5 lang. Ano po? Then, performance test niya, 15 dapat ang makuha, ito po yung ceiling, pero nakuha niya 12. Ayan po, pinag-plus-plus po yan. So, ang initial grade po niya, 83. Okay? Initial grade po yan. Tapos, quarterly, yan po ay naka-formula, naka-89 po siya. Ulit po ha, ito po kasi ay ipagpa-plus. Okay? Ipagpa-plus po yan. Tapos, meron pa pong percentage. Okay? So, 50 ito, tapos 50. Okay? So, ang atin pong equal, yan po. Quarterly grade. Okay? Sana po ay malinaw po yun. Ano, pinagpa-plus po ang written works and performance test. Okay? Kaya, medyo maingay yung GC. Ano po? Every time na meron tayong mga performance, ano po? May mga output yung bata. Okay? Interim guidelines on giving of awards and recognition in light of the Basic Education Learning Continuity Plan. I would like to announce this that last year, last school year, walang recognition sa grade 9. Ano po? Pero sa grade 10 meron. Yan po ang kaya kami medyo mahigpit, kaya kami medyo maingay, kaya kami medyo makulit. I will be using that term. Makulit po talaga kami. The following table provides the awards to be suspended and the awards to be recognized for the school year 2020 to 2021. At ngayon, itinutuloy po natin. Ano po? Ito po, hindi na po tayo magbibigay ng academic excellence. Awards for grades 1 to 5, wala na po yan. Saka 7 to 9 and grade 11, wala na po. Then, classroom awards, wala na rin po yan. Kasi nga ay pandemic, ano po, wala na rin po yung grade level awards and special recognition. Pero meron pong natira. Ano po yun? Awards to be recognized. Academic Excellence Awards for graduating or moving up learners from grades 6, 10, and 12. Yun lang. Okay? They are fortunate because they belong to grade 10. So, meron sa moving up ceremony na aawardan. Yan po. Academic Excellence Awards po ang tawag. Okay? So sana po makasama ang ating mga estudyante. Kasi ngayon, meron akong naka 90 and above na 6 sa section po ngayon. Ano? Ngayon po. Sino kaya yun? Kinabahan na si Yuan. Ano? Kinabahan na si Nual. O sige, mamaya, i-discuss natin kung sino-sino yan. Submission of outputs. Kanina na ibigay ko po yung schedule, sana po ay maipasa. Ano po, bagamat mahirap kasi online tayo, ano po, or messenger, ano po, yung atin pong retrieval, i-discuss ko po mamaya. Ano, nung nakaraan po, ang atin pong pagbibigay ng output ay isang quarter. Okay? So, expect po natin next year na magkakaroon din po ng retrieval, yung hard copy. Okay? Kaya po kami nagpapapasa po ng soft copy weekly para po ma-monitor namin yung bata kasi mas mahirap po pag naipon. Okay? Sana po ayun po ay nauunawaan. And nung nakaraan po kasi talaga ang case natin sa Nagkarlan ay medyo malala. Ano? Ngunit ngayon, nagpapasalamat tayo dahil bumaba na ang COVID case. Ano? Nag-zero na nga tayo nung mga nakaraan. Ano po? And kapag po nakapagpasa ang bata ng soft copy, sana po naiipon din ang hard copy. Dahil meron pa rin po tayong retrieval. Yun po yung pagsasauli ng mga module at pagsasend po, pagsasumite ng mga hard copy. Ano po? Mahalaga po ang hard copy. Okay? So may soft copy, may hard copy. Parang po may kopya ang bawat isa. Dahil iba ang setup natin ngayon. Ano po? Okay? So, sa submission of outputs, gawin po natin religiously tuwing Biyernes ng hapon. Okay? Kung hindi po agad matapos, ano po, as long as meron nang natapos, ipasa na po. Ma'am, natatapos po yung anak ko Lunes.
Pagka English po, tinatapos na ng Miyerkules, okay lang po ba yun? Yes po, we are accepting also outputs during weekdays. Ano po, kahit po hindi Friday. Okay? Kagaya po ng TLE. Ano po? Tuesday po sila. So, special po yung sa part ng TLE dahil ito po ay specialization nila. Ano po? Sa retrieval po, nabanggit ko na po kanina, ano po, iingatan po ang hard copy para po may basis din po. Kasi meron po kaming mga estudyante ng mga nakakaraan, bawa hindi na honor, no? Hindi na bigyan ng recognition. Bakit? Nawala yung output. Ayaw po natin mangyari yun sa mga bata. Kaya kailangan lalagyan po nila ng label, lalagyan po, susundin po yung kulay ng folder kasi right away, ibinibigay po namin yan sa subject teachers. At ayaw po namin mangyari na nagbigay po ng schedule ng, bawa ngayon, schedule ngayon, tapos hindi magpapasa. Ano po? Kasi, oo, marami po talagang kadahilan na nauunawaan po namin yon dahil ngayon ay pandemya. Ano po? Ngunit hanggat maaari po ay atin pong masunod, maaari po tayong humingi ng tulong sa ibang guardian. Ano po? Kasi po ang duty rin po natin sa school ay may oras. Ano po? May oras din po. Okay, sana po ay malinaw po iyon. Ano po? Bagamat binibigyan namin po ng consideration ng iba dahil minsan it's a matter of life and death. Okay? May consideration po talaga. Ano po? At lagi pong bukas ang aming messenger kapag po may ganyang mga event. Ano po? Okay? End of classes. Yan. Bakasyon na. Bakasyon na, mga bata. No. After 17. Okay? Pahinga muna. Mag-recharge. Pwede na muna kayo manood ng Netflix. Okay? Then, babalik tayo ng January 3. Okay? Sana po yun po ay malinaw. Okay? Ma'am, wala pong gagawin. Yung the usual na ginagawa natin kapag ka year-end break. Ano po? Okay? Mga bata na talagang gusto at desidedong mag-aral, yung nakikitaan ng interest. At ito po yung 40 learners ko. Okay? Meron po akong 32 na lalaki at 8 babae. Yan, 40 po sila. Yan po ang aalagaan natin hanggang mag-moving up. Okay? So, wala po sanang bibitaw, ha? Wala pong aalis. Ito po ay alphabetically arranged, ha? Hindi po siya yung by grade. Okay? Kasi yun po yung sinusunod din natin. Ulit po, alphabetical order po ito. Okay? Kahit ikaw po ay mataas ang grade, nag-number 1 ka sa ranking, pero ikaw naman ay nasa letter Z, ay nasa dulo po. Ano po? Pero bibigay ko po sa inyo yung grades later. PM-PM po yun. Ano po? So, top performing students. Yun. Paki-open po ng cam, ha? Okay, open po. Let's all welcome. And let's all congratulate Argil Mariel P. Dorado Justin Yuan B. Doria Yesha Ella A. Fuentes Trisha Janine V. Nual John Lawrence E. And Ortiz Irish Nicole D. Ayan po, anin po sila. Pa-open naman po ng camera. Yan. Sige nga po, ilalagay natin sa ano. Kasi i-ano po natin to eh. I-docu. Yan. Yan, hello po, Ma'am Leia. Mami Elizabeth. Ayan, John Lawrence. May kasama ka si John Lawrence. Ayan, si Daddy RG. Ayan, honor din po ang inyong anak. Ayan, si Trisha. Mami, hello po. Tapos, ayun si Justin. Justin, sinong kasama mo dyan, Justin? Ayan. Saka po. Apo. Okay. So, congratulations. O, pipicturean ko lang ang mga naka, ang mga honor. 1, 2, smile. Naka-okay tayo. Congratulations. Ayan. Hello po, Mami. Congratulations sa inyo, ha? At mamaya, ipapakita po sa inyo. Good morning po. Thank you po. Okay, thank you rin po. Ako po ay natutuwa, ano?
gusto ko pong i-share sa inyo kasi most of the time pag ako'y nagsisend sa GC, ano, kalimitan, pinapaalala namin kung sino may mga kulang, blah, 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 ganyan, ano. Medyo nakaka-stress pagka ganun. Parang laging problem, ano. Pero ngayon po, gusto ko rin i-uplift, ano. Gusto ko rin pong i-praise ang mga bata na talagang nag-exert ng effort, time, expertise para po masagutan ang mga module. Ano po, saka yung communication po namin, buhay. Sana po, sa mga bata, pakita nyo minsan ang messenger nyo sa inyong mga magulang. Makita nila kung paano rin tayo magkaroon ng discussion. Minsan, meron po kami mga sound clip. Ano? Halimbawa, nagtanong yung bata. So, that is an indication that the learner is interested to learn. Parang klase lang din yung setup. Ano po? Interested silang malaman kung ano yung sa discussion, kung ano yung tamang sagot. So, nakikita po namin yun. Ano po? At yun po ay nagiging balanse, hindi lamang sa English. Kasi nagkakaroon din po kami ng mga virtual meeting ng mga subject teachers. At yan, nababanggit sina Justin. Ano po? Nababanggit sina Ortiz. Okay? Sinual. Ayan, nababanggit sina Fuentes, Argil, Doria. Yung anim na yan, ako po ay nagpapasalamat dahil sila po ay responsive and responsible. Kahit may pandemya, ano po, hindi mo makikitaan na parang may pandemya. So sana po, sana all, ano? So I'll be using that. Okay, sana all matatag, malakas, and willing. Nakikita yung interest sa pag-aaral, ano po? Kaya i-spread natin yung learning virus na yan. Okay? Kung paano kayo nagiging masigasig sa pag-aaral, yan yung i-share din natin sa ibang mga bata. Ano po? And it may interest you to know that every day, meron po kaming sharing of food for thought. Meron po tayo yung officers at ang ating pong mga officers, sila po ang pangunahing nagpo-post doon po sa ating GC. Dahil as I told you a while back, ayoko po na puro negative yung nakikita natin sa social media. Gusto po natin may touch ng nakakapag-inspire sa atin. No? Kasi ang Facebook nga, nagiging Facebook obituary na, di ba? May mga kandila. Okay? So dapat yung bata, maprotektahan din natin yung kanilang mentalidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga food for thought. Okay? So once again, congratulations. Yan po ang ating top performing students in alphabetical order. Okay? Thank you! Ayan, congratulations po. Maraming salamat po sa inyo pong pagpapakasakit. Kahit po tayo ay may pandemya, ano po, tayo po ay magtutulungan. Ano po? Kayo pong mga magulang ay aming kakampi. Kami pong mga guro ay inyong kakampi. Ano po, tayo po ay hindi magkakaaway. Ang ating pong number one objective ay ang matulungan ang bata. Bagamat minsan kami po ay nagiging mataray, isa lang pong ibig sabihin, ano, talagang aming pong sinisikap na maging maayos at mapabuti ang bata. At alam din po namin na minsan ay inyo pong napagsasabihan din ang bata. Alam din po namin ang dahilan. Gusto nyo pong mapanuto. Gusto nyo pong maiayos ang mga bata. Okay? So, once again ha, tayo po ay hindi magkakaaway, tayo po ay magkakakampi. Ano po? Para po tayo ay ang mga bata madala natin sa maayos na kinabukasan. Huwag po nating iisipin na grades lang yan. No! Ano po? May mga ganong notion, sasabihin nyo, ay grades lang naman yun, hindi yung mahalaga. Mahalaga po ito. Okay? But this is not the barometer, this is not the parameter of your whole being. Okay? Pero, sa kabilang banda, kapag ka maayos ang grades mo, kapag maayos ang iyong marka, kapag po ikaw ay nag-senior high school at gusto mo mag-STEM, pasok ang iyong average. Pwede. Okay? Ngunit kapag ka hindi okay, gusto mo mag-STEM, okay? Eh kaso nga lang ang grade mo, hindi pang STEM. Paano ka? Okay? Kung gusto mo naman, mag-exit ka na, magtatrabaho ka na, may impact din po ang grades. Kaya wag natin nasabihin na grades lang yan. Hindi po. Napakahalaga ng grades. Napakahalaga ng numbers. Okay? Kaya wag po natin
pabaliwalain ang mga grades, huwag po nating ilalang, okay, ang module, dahil kapag po ang bata ay maganda ang foundation, sinasabi ko po sa inyo, maganda po ang kinabukasan niyan. Bagamat mayroong mga nagtatagumpay, kahit hindi naman naman nakapag-aral, ano po, pero isiksik po natin sa mga bata na kailangan talaga ang pag-aaral. Ano po, may mga nagtatagumpay na hindi nag-aral, totoo po yun. Okay? Pero, bihira lang po yun, hindi po lahat. Ano po, kaya naman itong amin pong pagbibigay ng emphasis, ng diin, na ang edukasyon ay napakahalaga, sana po ma-embrace ng mga bata. Okay? Dahil iisa po ang ating adhikain. Mapaayos ang bata. Ano po, kahit may pandemya. Kumusta naman po ang mga mental health ng ating mga bata? Sana po ay okay. Pero hindi po ang mental health ng ating mga magulang. Ano po? Okay? So, iwas po tayo sa mga anxiety, sa mga depression. Kailangan happy. Pilitin natin at piliin nating maging masaya. Ayan, itweet na yan. Piliin at pilitin na maging masaya. Okay? Kasi wala naman tayong ibang choice kundi ang magpatuloy. Ano po? So, ngayon po tayo po ay magpe-pray na. Sige po. Panginoon na aming Diyos, banal ka at pinakamakapangyarihan sa lahat. Maraming maraming salamat. Matagumpay namin pong naidaos ang aming pong kumustahan at pagbibigay ng grade sa aming mga estudyante. Sana po ay hindi lang humangga sa ganitong pagkakataon ng aming ginawang pagpupulong. Sana po ay mas mapaunlad po namin at mas mapataas ang marka ng mga bata para na rin po mas maging matagumpay ang mga mag-aaral sa hinaharap, dahil ito po ang aming number one na layunin, ang maging matagumpay ang mga estudyante ng 10 maunawain. Basbasan mo rin po ang lahat ng mga magulang, lahat ng mga tagapag-alaga sa kanilang mga pamumuhay upang sa ganun laging matugunan ang mga paglilingkod sa iyo, ganun din po lagi pong masuportahan ang mga bata sa kanilang mga pag-aaral. Ikaw po ang mag-iingat sa aming mga kalusugan. Ikaw po ang tutulong, magpo-protection sa bawat isa sa aming pong mental na kalusugan, sa aming physical na kalusugan, ganun din po sa spiritual na kalusugan. Patawad sa nagawa namin pagkukulang at pagkakasala, mahingi po ng lakas upang sa ganun maipawid po namin ng maayos at matagumpay ang school year na ito. Sa pangalan lamang ni Jesus, aming dakilang tagapagligtas. Amen. Okay, congratulations po. Pag po may tanong, pwede po magpaiwan sa platform. Pag po may tanong, ano po? We're done. Magsisend po ako ng evaluation link. Ano po? Doon po sa GC natin. Bye-bye. Thank you for your time. God bless us all. Thank you po, ma. Thank you. Thank you po. Thank you po. Salamat. Thank you po, ma. Thank you, Lea. Thank you po. Salamat po. God bless us all.